Oh, good morning everybody. So today is Sunday, October 15. Itatos natin yung ibon natin for the first time. So ito ay para sa mga newbie reminder. So kung first time kayo mag-aalpas ng ibon, hindi nyo kailangan agad malayo. So nagbibuild kayo ng confidence eh. So kahit 2, 3, 4, 5 kilometers no. Ganun muna hanggang masanay sila na nakasama-sama sa isang training box. Pwede nyo gawin to the night before, ilagay nyo na sila para alam na nila yung feeling ng siksika, no? Para madali silang madidiscipline na o pag magkakasama na pala tayo, no need magtukaan. So ganun lang. Tapos nyo siya sa paligid nyo 3-5 kilometers, no? So 2-3 times, and then pwede kayo mag-jump up to 10, and then from 10 kung gusto nyo mag-20, then mag-30. Yun nga yung slowly but surely, kasi nga iniingatan natin yung mga ibon natin. So yan, ngayon mag-aalpas naman tayo. So ito ay 20 south. Mayroon pa akong old bird, pero ito muna ng mga bata unahin natin. Ayan o. So malapit lang sa amin to. Walang isang kilometro. Kasi nga, gusto ko lang masanay sila na inire-release. Ayan, maganda yung sight. Ayan, cemetery to actually. Sa natin yung mga ibon. Ayan, first time nila yan. So ito lahat, obviously hindi pa nila alam kung paano gagawin, no? Ayan. Ayan, 20 birds. First time nilang makalabas ng training box. So no need urasan nyo yan. Gusto nyo lang makita kung paano ba sila. Ayan, katuloy dyan, nag-grouping na naman yung mga ibon eh, no? So gusto lang natin malaman kung hanggang saan sila iikot din. So that's it, no? So build confidence sa ibon. Hindi nyo kailangan agad iba talong malayo. Sanayin nyo muna sila na dumalabas sa kanilang training box. Yan. Alright, that's it.